Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Ako po si Ilaw at ito na naman po ang ating Lenten Reflections dito po sa Light from the Light. Alam niyo po, one time po yung misis ko po at ang kanyang kaibigan ay nag-organize no ng isang garage sale po. And during the garage sale, syempre may mga customers, may mga kliyente na kumbaga nakikipaghagel or nakikipagtawaran dun sa kanilang paninda. Isang araw during the course of that or the duration of that garage sale, yung misis ko po nag-text po sa akin, sabi niya, "May nanghihingi ng tawa dito, bibigyan ko ba?" Sabi ko, "Oo, bigyan mo kasi nagmamahal ka. Tandaan mo, ang taong nagmamahal lamang ang nakapagbibigay ng tawad." Brothers and sisters in Christ, sa atin pong ebanghelyo ngayon, tinanong po ni Pedro kung ilang beses dapat patawarin ang kanyang kapong nagkasala sa kanya. Tinanong niya kung 7 times daw ba. At ang sabi ng Panginoon, not 7 times but 77 times, or sa ibang version naman po, 70 times 7. Now, kung alam po natin ang kulturang Hudyo, yung katuruan nila is pag nagkasala sa iyo ang tao more than 4 times, yung lagpas na ng 4th time, pwedeng hindi mo na siya patawarin. Kaya nga naman nung tinanong ni Pedro yung 7 times, ibig sabihin nag-exceed na siya dun sa limit. Pero ano po sinasabi ng Diyos? Ang sinasabi po ng Diyos is hindi lang 7 times kundi yun nga, 70 times 7 or 77 times. Hindi ibig sabihin ito is bibilangin natin yung mga pagkakataon nagpapatawad tayo. Ang point lamang po ay dapat hindi tayo mapagod sa pagpapatawad. Kaya nga naman, after tanungin nyo ni Pedro, ay sinabi po ni Jesus yung parable kung saan merong isang servant na nagkasala dun sa hari, pero pinatawad siya. Pero siya mismo, hindi niya pinatawad yung kapwa niya servant na may utang sa kanya. Kaya nga naman, ang hamon sa atin, mga kapatid sa pananampalataya, ay magpatawad. In fact, there's a story of young St. John Bosco, no, nung bata pa siya, kung saan nagdarasal siya ng Lord's Prayer at kung sasabihin na niya yung "Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us." Itinakpan ng nanay niya yung bibig niya kasi sinabi muna na makipagbati muna siya sa kuya niya bago niya sambitin yun. Ganun din po dapat tayo, mga kapatid sa pananampalataya. Okay lang, wala namang kaso kung ayaw natin magpatawad sa kapwa. Pero wag na wag rin po tayo hihingi ng tawad sa ating mapagmahal na Diyos. Bakit po? Kasi kakapalan na po ng mukha yan. So kung feeling mo hindi naman makapal ang mukha mo, kung feeling mo meron ka namang konting hiya, then bago tayo humingi ng tawad sa kanya, please magpatawad muna tayo ng kapwa. Kasi nga po, ang nagmamahal lamang ang tanging marunong at nakapagbibigay ng tawad. Yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas marami po tayong makatekis at ma-evangelize. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!